Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So nandito tayo guys sa workshop para magbahagi ng konting kaalaman sa inyo. So update ko lang kayo dito sa jet ski. Ito yung ginawa natin jet ski. Umandar na yan. Ready for release na yan at test run sa dagat. So ito, update naman dito sa Kawasaki Fury. So hindi pa kumpleto yung parts, kulang pa ito. At saka ito sa web natin na project, hindi pa nano kasi busy. So yan. Tapos dito naman sa Jitski na isa update, hindi pa nabuo natin yung makina kasi binabad natin sa diesel. Nandito yung makina, binabad natin sa diesel at saka ibang mga parts. So ito yung makina ng wave, bubuuhin pa ito, isalpak yan. So yung jet ski na yun, isa mandar na, ready for test run na sa dagat, i-release. So yung Kawasaki Rider natin, ito incomplete pa yung parts kaya hindi pa magawa. Tapos yung wave, hindi pa natin maskaso kasi daming gagawin. Ito namang jet ski na isa na setting type ay yung makina, ito nakababad pa sa diesel at ibang parts para lumambot. Ito yung makinang web. Tapos yun naman is waiting sa makina na i-convert. So yan. So may isishare ako sa inyo itong Honda XRM na 125. So ang issue nito, sabi na sa na mangyayari is ayaw daw umandar, sabi na baha daw, ewan ko kung alin doon, kasi yung nagdala dito hindi mismo yung gumagamit. So ayaw umandar. So una kong chinik ay yung battery. So may battery ito nakakabit dito, kabit, at saka may fuse. Yan, may fuse dyan. Tapos susian, kaso walang susian na, nalaglag na dyan, kinundim na yata nila. So yan yung yan yung tools natin dyan, kalat. So yan yung ngayon ang ginawa ko, chinik ko muna yung electrical. So may battery, may fuse dyan, pero putok ang fuse dyan. So meaning mayroon short circuit kasi may battery siya yan, pero putok ang fuse. So yun, dito yung battery sa baba, battery. Ngayon, tinanggal ko muna yung spark plug. Wala na yung baboy niya, no? Tinanggal ko muna yung spark plug. Tapos yung ignition coil. So nandito yung ignition coil at saka yung spark plug ay nandito. Luma. Ayun. Kakabit sa Fury para hindi mapasukan. So yun, tapos binabarang ko ng WD-40 oil, tapos krenang pinasuka. So okay naman, umiikot yung makina, chinik ko yung oil, so wala namang halong tubig. Ngayon para makonfirm, so ito siya na ignition coil original, putol yan, putol. Tapos yung spark plug nakakabit dyan, luma. Ngayon chinik ko dito kung may kurente. May kurente dito, lumalabas malakas dito. So para mapaandar natin, nanghiram ako sa Kawasaki Fury na spark plug. Ito spark plug nya yan, sa Fury to, ito katabi natin yan.
Fury. Nanghiram ako ng spark plug at saka ito, this yung coil, kasi ito putol, hindi naabot yan, no? Pinutol. Tapos spark plug ng original ito nakakabit, kalawangin na. So para mas mabilis ang diagnose natin, hiram lang tayo dito. So may kurente dito lumalabas, may kurente. Ang problema, ayaw mag-start. So sinundan natin yung ignition. Ito, nag-bypass tayo dito. Yan, bypass. Pero tuwing mag-bypass tayo, ay pumuputok yung fuse dito. Yan. So pagkaputok, mawawalan siya ng ignition. Mawalan siya. So doon kagad, nagduda na kagad ako, prospect suspicious ako, ay short yung harness or wiring. So una ako dito nagkalkal yan sa may headlight. Una ako dyan nagkalkal, sumunod patungo na dito yan, tungo dyan. So dito chinik ko na rin yan kung mayroon dyan hanggang doon. Yan, chinik ko na yan. Ito harness, chinik ko na rin yan. So una kong na-discover dito ay basa yung mga terminal connector, ito mga socket basa, tapos may mga corrosion na build up. So ang result niyan, short contact at saka high resistance kasi kinalawang tapos basa. So yan, yan yung na-discover ko kagad. So makikita nyo naman yung tsura, binabaran ko yan ng WD-40 mga terminal yan, pati dito sa may headlight lalim na harness. So binabaran ko yan, puro kalawang at saka may basa. So hindi natin maano to kung pinaulanan lang to sa labas or kinumutan or talagang na binha. So tatlo lang yan, kung naulanan sa labas tapos nalusong sa baha or yung pagkarwas niya. So tatlo, lusong sa baha, naulanan at saka yung pagkarwas or pagwashing niya. So kaya siguro pinasok yung mga electrical connector socket niya. Pati dito yan, basa din yan, may tubig at saka dito may mga korosyon yan, kaya binabara natin yan ng WD-40. So binaybay natin lahat yan, yung mga body harness. Pag sinabing body harness, yung mga naka attach dito sa chassis, mga body harness. Pero kung sinabi nating mga floating harness lang, yan yung mga nakalaylay lang, hindi siya nakaano sa mga bakal. Pag mga floating harness, nakalaylay lang or ang dinikitan plastic. So ngayon ito yung malala. So ito lahat ng ano nito, meaning nakaranas na to ng wiring. So dito nakikita ninyo, meaning nag-short na to dati, kasi kita mo nyo naman isang wire lang ginamit, orange yan, o yan, orange, 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 yan isa lang kulay ang ginamit. So meaning walang issue dyan sa isang kulay. Ang issue niyan at saka ano, meaning
ginalaw na to dito. At dito rin yung nag-short siguro. So, ito. Yan. So, yan. Ang naano ko dito, kaya nagsishort to, high resistance. At siguro nagde-drain to, kaya minsan daw hirap andarin. At short contact or loose contact, short circuit dahil dito. So sa akin kasi pagka nag-rewire ako nito, sinusulda ko yan para maganda ang contact. Ito binuksan ko, puro may corrosion na yan. Alam nyo yung guys, yung kulay green na corrosion. Kasi ang ano nito, once na mabasa yan at pinasok ng tubig, mag-corrosion yan. Pag-corrosion, doon na yan magkakaroon ng failure, error sa system. Short contact, loose contact, low voltage, lahat na. Current flow niya, resistance, magbabago. Yung current flow, yung tatlo yan, voltage, resistance, or current flow. Yan yung ano, magbabago sa system. So, ang tendency, magpapalya yung makina or hard start or no start. So, no start, hard start, or vibration yung makina. So, yan. Ang dahilan nito ay dalawa. Ito, nagsishort contact din dyan sa mga nirewiring kasi walang solda. Hindi sinolda. Pinilipit lang. Tapos yung mga connector diyan. So yan yung ano, dahilan ng pumuputok yung fuse sa sobrang dami ng short contact at saka loose contact. Mayroon dito rin ako nakita na parang dumikit siya. May nakita ko parang dito yata yun. Isang anong wire. Ito. Ito ya. Ito. Yan. Ito. Ito yung dumikit sa kabila. Parang ito ang dinikitan yata. Yan. Dahil hindi nga maayos yung pagka ano, pulupot. So yan. Yan ang ano, masishare ko sa inyo. So para ma-prevent tong mga short contact, loose contact, low voltage is kung ipaparadan nyo sa labas ng bahay ninyo is kumutan nyo. O pinakauna, safety, kumutan nyo para hindi pasukin yung mga electrical connector socket at saka yung mga dugtungan sa mga rewiring para hindi pasukin ng ulan. Una yung ulan, acid yan, acid rain. So magpo-produce talaga yan ng corrosion. Pag corrosion, mag loose contact na, short contact. Minsan, pag na high resistance, napuputol pa yan. So, no voltage flow sa system. Pangalawa, huwag niyong itry na ilusong sa baha. Kasi minsan, yung paglusong ninyo sa baha, hindi man ito abutin yung talsik ng paglusong ninyo. Minsan, hindi nyo napansin, natalsikan yung harness. Tapos, nandun yung dugtungan or anything na nababasa doon na hindi nabalot. So yan. Pangatlo, yung lagi kayong nagpapalinis o car wash or washing. So huwag niyong ugaliin na lagi papawashing. Kasi kung lagi kayong nagpawashing, halimbawa araw-araw, natatamaan yung mga ano dito, connector. Bibuild up yan ng corrosion. Magsushort contact yan, loose contact. Ganyan. Lalo na to pagka tinamaan tong harness na to tapos pumasok yung ano, yung tubig. Kasi ang kalaban nito is pag pinasok ng tubig yan, tapos magkakaroon ng corrosion, yun na magsimula yung problema. So far binaybay ko yan simula dito sa harness na yan hanggang doon sa body harness hanggang dito. So, sa body harness, wala siyang dumikit na kumiskis sa body. Yan. Tsaka dito, wala.
ang na-found out ko lang ito sa mga rewiring nila na ano, pinalitan. So dito nasunog na to dati kasi isang wire lang, puro orange. So nasunog na yan, kumiski siguro dyan. So ayusin natin yan, pati yung dito ayusin natin, pati doon at saka doon. Tapos ngayon kasi base sa sinabi nung nagdala dito, magulang niya siguro nagdala dito, hindi ko nakita, iniwan lang sa shop, ay bubuksan natin to para panigurado kung anong nangyari dyan kasi sabi nalusong daw sa baha. So titingnan din natin yan kasi sabi nalusong daw sa baha para panigurado kasi baka may nangyaring short contact o loose contact dyan, short circuit. Tapos itong mga nakalaylay na hindi nila binalot o kinansil, kinansil nila dito pero hindi binuto dito. O tatanggalin natin yung mga kinansil nila dyan para walang short contact o loose contact. So yun, sana may nakuha kayong aral para sa pag-prevent ng ganitong problema. Una, yung sinabi ko dito, ayusin pag solda, solda na lang para hindi mag short contact o short circuit. Pangalawa, yung pagkarwas at saka yung pabayaan lang sa labas na maulanan at saka yung paglusong sa baha. So kita nyo naman ito, ito sunog yan, oh, sa loob sunog, dalawang pin yung nasunog, sunog sa loob. Tapos ito yung ignition niya. Yan, tinanggal ko na. Tapos ito rin, rectifier niya, voltage regulator, sunog. Tapos ito sira. Oh. Yan. Ito. Yung relay niya. Tsaka ito, flasher. So yan yung ano, i-share ko sa inyo. Sana may nakuha kayong konting kaalaman dito, guys. Once again, this is Autovision. Kung nagustuhan nyo yung video natin, paki-like, share, subscribe my YouTube channel. And don't forget, paki-follow na rin yung FB page ko, Autovision. Meron yan. At saka Yubico Works TV. So, good morning. Inyong lahat. So, yan. Flex ko lang yung ginagawa natin, jet ski. Tapos yun, jet ski. Jet ski. May mga motor. Yan. Tapos mayroong multi-cab doon sa labas. Gagawin natin. If ayan siya, guys. K6 engine. DA64. So, yun. Make.